ko, mga friends, mga kaibigan, mga inang, mga nanang, mga tita, mga auntie. Andito po ulit tayo sa aking video, aking channel, para manood kung ano yung mga pagbabago sa ating mga tanim. At ang pinaka-importante, malalaman natin dito kung ano yung ginamit kong fertilizer for continuous blooming sa ating bougainvillea. And I would like to say thank you sa Yaramila from Aditas Farm, kasi na-find out ko na yun ang nakapagpa-bloom sa ating mga hindi namumulaklak na bougainvillea. And I would like to say thank you sa mga walang sawang sumusuporta sa aking mga, although konti pa lang aking subscriber, pero alam ko na hindi nila ako pinabayaan. Special mention to Benchy, Alvin, Jorcely, Ann Smith, to Eloisa May, and sa mga lahat na hindi ko pa na-mention, to mention again sa isang video na susunod po. Eh, sasagutin ko lang po yung mga katanungan dito. So, alam ko na inaabangan nyo po kung ano talaga yung fertilizer na ginamit ko. So, hindi ko na patagalin, mga kaibigan. And dito na po ang sikreto ng aking mga bougainvillea. Okay, let's start. Let's go! Good morning. Totoo po yung Yaramila. And napatunayan ko po sa mga halaman ko talaga na nakatulong po siya. And that's the, ano, the patunay na yan po ang ginamit ko po. And that's my second purchase from Aditas Farm Supply ng Yaramila. And napatunayan po talaga. Ito po, itong mga to po, pangalawang ano na po nila, bloom for this summer. Pero yung una po ay naano nga po, nalaglag dahil po sa ulan, malakas na ulan. Nung second week ko po na nalagyan na ng Yaramila, ayun po, nagbloom po sila ulit. Nagbloom po. Yan. Lalo po ito, talagang wala po siyang bulaklak that time. Dahil napuruhan ng hangin. Ayan, ito pa po, yung isa, yung triple 14 po. Ayan po, ayan. Ang triple 14 na ginagamit ko, salitan po. After diretsyong 1 month ng Yaramila, gumagamit po ako ng triple 14. Ganun po. Sa isang maliit na paso po, kagaya nito, konti lang po talaga nilalagay ko. Sa kanyang ano lang, sa may, sa lupa lang po niya. May crush na balat ng itlog, kukupit, buhangin, ayan po siya, yan. And nakakatuwa po, yan po. Lalo po ito, namulaklak po siya ulit. At hindi lang po sa bougainvillea ko siya ginagamit. Sa iba pa pong plants na gusto kong yumabon yung kanyang dahon. Ayan po. Hindi po ako ano dati, hindi po ako naniniwala. But then, napatunayan ko sa mga halaman ko gaya nito. Dati po, wala talagang bulaklak po ito. Pang 3 weeks ko na po siyang nilagyan. And ito po, talagang napatunayan ko po na totoo pala. Kala ko noon parang ginagamit lang nila yung Yaramila to promote their ano, yung mga bougainvilleas nila. Pero I tried it myself and nakita ko po yung katotohanan sa paggamit ng, ayan po siya. Ito po yung tanim ko na hindi talaga namumulaklak before. But then I tried. Na problema po kasi ako, mga kaibigan, kung ano ba ang dapat kong gawin para mamulaklak siya. Nung first week niya na nilagyan ko, paunti-unti pa lang. But then nung second week na po, ayan na po siya. Bloom as in, napakarami po. Nakakatuwa pong tingnan. Ayan po ang kabuuan niya. Ayan. And trinay ko din sa ibang bougainvillea ko, kaso lang medyo nalaglag na po yung mga
flowers nila. Ito po kasi yung late na namulaklak kasi hindi ko nga po alam kung anong dapat na ilagay. Na-try ko na po yung sabi nila na yung ihi na i-dilute sa water. Na-try ko na rin po yung sinasabi nila na vetchin. Vetchin. Ayan po siya. Sobrang ganda po. At 100% naniniwala po ako kay Yara Mila Winner kasi po siya lang po ang nakapagpabulaklak sa kanya. Ayan po, napakaganda po niya.